Hi! Good morning, teacher. Good morning, classmate. Okay. So, ngayon, itatakal natin is about homegrown homeroom guidance. So, dito, tinatakal dito, anak, na habang lumalaki ka, so ano ba yung mga nadidiscover mo sa sarili mo? Diba, marunong ka nang mag? Atata. Marunong ka nang mag? Sayaw, and then? Apo sa unang ako, adawing. Glowing, and then? Gusto ko mamatuto, maalay. Gusto mo matuto, gusto mo mag-aral. So, ibig sabihin, habang lumalaki ka, is marami ka na natututunan. Hindi lang sa pag-aaral, kundi sa bahay. Ano pa yung mga natutunan mo sa bahay habang lumalaki ka? Mawali. Mapasok kika. Abatay yung dalbina. Bubukin ko ang bahay. Bebes ako sa iyo. Apos dadawin ako. Apos mawali. So, yun yung mga natutunan mo pagpagawa ng gawaing bahay. Tama ba ako? Yes. Okay. So, dati, ikaw ay maliit. Maliit pa. Ikaw ay isang baby pa. Oo. Ngayon ay ikaw na ay malaki na. Ayan na, may ka from baby. Baby, ka ng bata. Bata, okay. So, ito katulad dito na ako. So, nakita mo, nung maliit ka, ito ka, baby ka. Then, eventually, tapos ito ko. Lumaki ka na, marunong ka ng mag? Asulat. Magsulat, mag-aral. Nakipaglaro ka na sa mga kaibigan mo. May mga kaibigan ka na sa labas, diba? Okay, and then, meron kang isang masaya at safe na pamilya at bahay. Nanay, tatay, ate. Saka ikaw, di ba? Okay. Kuya. Yeah. Okay. So, ano ba yung mga, ano ba yung mga, sinasabi nila na, mga rights mo, karapatan mo bilang isang bata, karapatan mo makapaglaro, makapag-aral, okay, katulad niya, na magandang edukasyon, protektahan ka, laban sa mga harm, di ba? Pinoprotektahan ka namin, right to play, yes! Di ba, nag-play ka din, hindi puro tayo aral, di ba? So, after mo mag-aral, you go to play outside, di ba? Matapos sa alay, labas na tayo! Lalo na tayo abigan! Lalo na sa mga kaibigan mo, no? May mga kaibigan ka na. Oo, iwana! Kapatid iwana! Siyempre, di ko alam aparan siya. Okay. So, ibig sabihin, marami ka ng mga nagagawa, di ba? Yes. Okay, so, ito, katulad dito na ako, di ba? Marunong ka na rin mag... punas ng mga sahig na gagawa mo, tutulungan mo sa mama. Apos sa lulun. Apos, tutulungan ko ka magsampay. Tutulungan mo ako magsampay. Okay, very good. Magtupi ng damit, diba? Oo. Tutulungan ko ikaw. Very good. So, marunong ka na sa gawaing bahay. Oo. At marunong ka na rin na, natutunan mo na rin yung mga gawain sa eskwelahan kahit na quarantine, diba? O, so ngayon, may pinapagawa si teacher. What I have learned. So, ano ba mga natutunan mo? Lalagay mo daw ang star if the picture is nagpapakita na ito yung ginagawa mo. Show your task. Draw a heart, puso, if the picture shows your basic rights, meaning karapatan mo bilang isang bata. Ano yung nagpapakita siya ng karapatan mo bilang isang bata kapag isa naman ay star naman if ito yung task, normal task na ginagawa mo. Okay? Example nito, studying my lesson. Meaning, nag-aaral siya. Ito ba ay star? O ito ba ay heart? Sa palagay mo. Studying. Heart pa siya? Ito. O heart o star? Ito dito heart. Ito dito ma-star. So, anong ginagawa ng mga bata? Kumakain sila ng masustansya? Magkakain. Pagkain. Diba? Okay. Tapos mamaya, ito ay sasagutan mo ha. Ito naman, nagpapakita siya na siya ay nagdo-drawing, nagko-color. Ito naman isa,
aaalay. Okay. Ako sa babasa. Siya ay tinutuluan ng kanyang nanay. Ito naman ay nagwawalis. Ito naman ay ito yung tutu, ito ay bata. Ano ginagawa niya? Nagsusulat. Nagsusulat siya. Okay. Ito namang isa ay a vegan. The vegan, the baby Paco. Naglalaro siya, di ba? Oo. Playing siya, naglalaro siya sa kanyang nakababatang kapatid. Na playing with younger brother and sister. Apo, sa tutulungan i-bata, malinis pinggan ni nanay. So, tumutulong siya sa maghuhugas ng pinggan. So, ngayon, mamaya, sasagutin mo ito kung star or star or heart, okay? Okay, bye-bye!